Magandang araw po mga kasityo Hardin at mga kadapo. Andito po tayo ulit sa Padua's Ornamental Plant Farm. Makikita po natin dito sa background natin ang mga collection po nila ng mga bougainvillea, mga bougainvillea para po sa atin. Yung iba po ay may ID, yun ipapakita namin mamaya sa inyo. Pero yung mga iba po, unfortunately wala pong ID, pero ipapakita po at ipiflex namin yung mga kagandahan nila. Umpisahan po natin dito kay Dr. Baba. Ito po ang kanyang ID, si Dr. Baba. Makikita nyo po yung gilid ng dahon niya ay may variegations na creamy white. Yan. Hindi pa po ako sure kung anong kulay ng bulaklak nito kasi bagong trim lang, kakatrim lang. Tinitrim po nila mga bougainvillea para po mapabulaklak nila. Ito si Roma Var. Compare po kay Dr. Baba. Si Roma Var naman po ay may variegations na dilaw. Dilaw po ang variegations niya, ayan. So dahon pa lang po napakaganda ng tignan, ayan o. What more kapag po nag-modified na yung mga dahon niya. Next, ito po, ito wala po siyang pangalan. Pero tignan niyo po, ang pagkakaiba po, tignan niyo yung kanyang ano, forma ng bulaklak. Ayan po, parang pakulot siya. Hindi siya yung ordinaryong bougainvillea o bougainvillea, sabi nga nila, na ang kanyang mga modified leaves ay bumubuka. Konting trivia lang po. Ang bulaklak po ng bougainvillea ay ito lang. Ito po nakikita nyo maliliit, sila lang po ang talagang bulaklak. Ito po nakikita nyo mga ito ay dahon pa rin. Ang tawag po dito ay mga modified leaves. Ibig sabihin, dahon pa rin siya. Ang bulaklak lang yun nasa gitna. Nagkakaiba-iba lang ang kulay ng modified leaves, depende sa variety. Next po ay si Chitra Batik. Ito po yung sikat na Chitra. Sa mga nangongolekta po ng bougainvillea, ayan po. Tinawag po siyang batik dahil ito po, nagbabatik-batik po ang variegations niya. Ayan, kaya tinawag siyang batik. Variety po siya ng Chitra, tinawag na batik. Next po si Sendai White. Ito po, meron na siya mga modified leaves. Yung napagkakamalan natin palaging bulaklak. Compare po dun sa local natin na bougainvillea, ito po ay mas maliit ang dahon at saka mas glossy ang dahon. Ayan, si Sendai White. Ito naman, si Ray Fish. Ayan, Ray Fish ang tawag sa kanya kasi, yan, yung paghaba ng ano, yung pagkakahaba ng kanyang mga stem, parang ano, yung isda na tinatawag nila na Ray Fish. Ayan. Mapino ang kanyang dahon na may variegations ng puti. Yan si Ray Fish. Ito naman si Thai Yellow. Ito meron na siya mga modified leaves. Si Thai Yellow, ayan. Tignan niyo yung kulay ng modified leaves niya. Para siyang golden yellow. Napakadalang lang na meron talagang dilaw na bougainvillea. Next tayo. Ito si 21 Jewel. Ayan o, 21 Jewel Curly. Yan, tignan nyo po mabuti yung dahon niya. 21 Jewel Curly. Kasi po, tignan nyo, ang ganda ng pagkakakulot-kulot ng dahon niya. Variegated siya, tapos at the same time, kulot-kulot. Yan, si 21 Jewel Curly. Ito naman si Red Mashuri. Ayan, si Red Mashuri, ayan, ito yung kanyang mga modified leaves. Mapula-pula, tapos ang kanyang dahon ay may variegation din. Pero hindi ganun kakapal ang variegation niya. Nasa dulo lang yung puti-puti niya. Tapos ito, si Orange Butterfly. Ayan, meron na tayo makikita modified leaves dito. Si Orange Butterfly. Ayan o. Ayan, light orange yung kanyang pagkaka-modified sa kanyang dahon. Yan, si Orange Butterfly. Ito naman si Sorbana. Puti ang dahon. O, puti ang modified leaves niya. Suvarna. Suvarna pala. Sorry. Hindi siya Suvarna. Suvarna. Sorry po. Suvarna. Ito po si Hawaiian White. Wala pa po tayo makikita modified leaves niya. Pero dito pa lang po sa dahon niya, makikita nyo ang ganda. Ang ganda ng forma. Tsaka ang ganda ng pagkakakluster ng kanyang dahon. Ito si Hawaiian White. Ayan, pinupropa na pala siya. Ayan o. Ganito pong ginagawa nila, marketing. Minamarkot nila. Binabalot ng bunot yung sangang binalatan para magugat. Presas. Ito naman si Presas Red. Alam na natin kung anong kulay ng bulaklak niya ito. Mapula-pula. Wow. Reddish pink.
red to pink, ayan. Ito si Presas Red. Ganda ng dahon. Saka ito, si Orchid Keropak. Orchid Keropak, ang ganda ng dahon. Nakapikit lahat ang dahon niya. Ayan, si Orchid Keropak. Oh. Orchid Keropak, ang ganda ng dahon. Pikit na pikit. Tapos ito naman si Watermelon Kiss. Ayan, parang alam ko na bakit Watermelon Kiss ang pangalan niya. Kasi tignan niyo po yung modified leaves niya, oh. Para talagang kulay ng laman ng pakwan. Ayan, ang ganda niya, oh. Mukha talaga siyang kulay ng pakwan. Kakulay-kulay niya yung pakwan. Ang ganda niya. Napakaganda. Tapos ito si Splash Butterfly. Siguro may splash yung bulaklak nito. Wala pa tayong nakitang ano, modified leaves niya. Pero yung palang structure niya, napakaganda. Maganda talaga, lalo na kapag barricaded ang dahon. Ayan si Splash Butterfly. Tapos ito si Japan. Ayan, Japan Silk. Wow, ang ganda ng dahon niya, oh. Ayan po, pagbasdan nyo lang po yung dahon niya, napakaganda ng dahon niya. Sobrang ganda ng pagkakakluster ng mga dahon niya. Ayan si Japan Silk. Napakaganda. Ito naman si Orange Wonder. Ayan, oh. Orange Wonder. Napakaganda niya. Ayan, oh. Tapos, meron po tayo dito si Panas Pink. Panas Pink. Pagmasdan nyo po mabuti, napakaganda ng kanyang dahon. Ayan, oh. Batik-batik ang kanyang dahon. Ang ganda, oh. Batik-batik ang kanyang dahon. Yan si Panas Pink. Okay, ito naman po si Rainbow Var. Okay, tinawag siyang Rainbow Var kasi tignan nyo yung dahon niya. May variegations. Ang gaganda ng variegations ng dahon niya. Ayan, light lang yung variegations niya pero pag pinagmasdan mo, ang gaganda. Pati yung kanyang bulaklak, tignan mo. From parang orange to pink. Nagva-variegate din yung kanyang mga modified leaves. Ayan, ang ganda niya. Ito naman po si Tiger Brunei. Tignan nyo po, sa dahon pa lang panalo na. Tiger Brunei. Tapos kapag nag-modified po yung mga dahon niya, ayan, ang ganda niya. Oh. Parang ang ganda ng combination ng green sa dahon niya, green, yellow, at saka itong pula-pula. Napakaganda. Ito, walang ID itong puting ito, pero napakaganda niya. Maganda dito yung kanyang mga branches. Tignan mo, talagang yung branches niya, parang nag-ano yung mga tinik niya. Nagtutupi-tupi yung tinik niya. Napakaganda ng puting ito. Wala lang pong ID, pero napakaganda. Ito si Golden Tinto. Ayun yung ID niya. Si Golden Tinto. Ayan, ang ganda pa rin ng puno. Variegated. Mas matingkad yung pagkaka-variegate ng dahon niya. Matingkad na dilaw. Tapos, pag sinamahan mo na ng bulaklak, ang ganda ng tignan. Ito naman si Awan Berlalu. Wow, ang ganda ng pangalan. Awan Berlalu. Awan Berlalu. Variegated din yung dahon niya. Ito, tignan niyo po siya. May variegations din ng kanyang dahon. Tapos, ang ganda ng pagkakakluster ng modified flowers niya or modified leaves. Next po ito, wala rin ID. Tanungin na lang natin mamaya. Pero tignan niyo po ang ganda ng kanyang bulaklak. Ayan, ang kanya pong bulaklak ay kulot-kulot. Ayan. Kumpul-kumpul ang kanyang bulaklak. Napakaganda. Wala lang po yung ID niya. Hindi natin alam kung ano ang kanyang ID. So dito po tayo sa mga 21 jewel collection ni Sir Padua. Napakaganda, oh. Tignan nyo, oh. Clustered na clustered ang kanyang bulaklak. Parang anong kulay kaya nito? Hindi ko mawari na para siyang light pink. Parang going light pink. Ang ganda niya. Ang ganda ng bulaklak niya. Tapos ito yung variegated naman ng dahon na 21 jewel. 21 jewel pa rin ito. Pero mas light yung kanyang bulaklak. Light peach. Tapos 21 jewel na variegated ang dahon pa ulit. Pero yung isang variegated kanina doon ay mapula-pula ang bulaklak. Ito naman pink ang bulaklak. 21 jewel ulit. Kulang-kula naman ang bulaklak. Ayan, napakaganda. Tapos ito, wala rin ID. Napakaganda. Ayan, o. Oh. Ang ganda ng kanyang variegation. Ayan. Yellow Fantasy. Ayan. Ang kanyang bulaklak ay light yellow lang. Ito si Yellow Fantasy. Ayan, Yellow Fantasy. Light lang siya. Tapos ito si Spider. Tignan nyo naman si Spider. Napakaganda ng bulaklak.
Yung bulaklak niya parang maliliit na mapinong punit-punit na dahon. Ayan, no? Ang ganda ng mga modified leaves niya. Talagang manilipis lang. Kaya siguro tinawag siyang spider dahil parang galamay nang gagamba yung mga bulaklak niya. Pero parang ano? Silver red. Ito naman si silver red. Silver red dahil tignan mo yung dahon niya. Yung dahon niya hindi siya mag-green. Yung pagka-green ng dahon niya ay parang mix ng silver. Parang ano, mint silver ang kanyang kulay. Kaya tinawag siyang silver red. Ito naman si tanglong peacock. Tanglong peacock, pero tignan niyo po. Oh. Parang yung isa natin nakita doon kanina na walang ID. Makikita niyo po yung modified leaves niya. Paumbok. Parang pa ano, parang tawag dito, parang pamangkok ang itsura ng kanyang modified leaves. Hindi ladlad. Ayan siya. Ito si tanglong peacock. Christina. Tama ba? Tiger Christina. Yes. Tiger Christina. Makikita mo naman dito ang dahon ay yan, may variegations ang dahon. Tapos tignan mo yung kanyang modified leaves. May variegation din siya ng puti. Ayan o. Ang ganda ng kanyang variegations. May paputi-puti yung kanyang petals. Ayan. Ito naman, susunod si Ladybird. Si Ladybird, ayan. Ang kanyang dahon ay medyo lukot-lukot. Tapos ang kanyang bulaklak ay white na may splash lang ng pink. Ayan siya. Ito naman po si Flame Opal. Ayan ang kanyang pangalan. Flame Opal. Tignan nyo po, matingkad yung kanyang pagkakapula. Sobrang tingkad ng pagkakaret niya. Ayan, napakaganda ni Flame Opal. Ito yung mga variegated varieties din. Wala po silang idea, pero makikita nyo po napakaganda ng kanyang mga modified leaves at saka yung kanyang mga dahon. Ayan o, napakaganda ng pagkakaklaster ng dahon niya. Puti yan. Puti ang modified leaves niya. Ito naman, kamukha ng dahon niya na may variegations, pero ang kanyang modified leaves ay pink. Ito naman, maganda yung kanyang, gilid natin si Saluyo. Ito maganda yung kanyang dahon. Parang punit-punit, pero wala pa siyang modified leaves. Ayan, ang ganda niya. So, ito ang mga bougainvillea collection ni Mr. and Mrs. Padua. So, napakarami po na makikita ng bougainvillea dito. So, sa mga interested po na kadapo at mga kasityo na gusto pong mag-avail ng kanilang mga bougainvillea collections, meron po sila mga available dito na rooted cuttings. Most of them po are imported. Mga collections po yan ni Mr. Padua. Siya po ang nagpo-propagate at saka siya rin po ang nag-aalaga ng mga bougainvillea na to. So dito lang po yan sa Padua's Ornamental Plant Farm. Kung gusto nyo po mag-avail, marami po sila dito. Meron din po sila mga orchids, bandas at cattleyas.